ko ang aking sarili sa mas mataas na paninilbihan bilang inyong Pangulo. Senator Grace Poe grew up a princess in the world of show business, being the daughter of the King and Queen of Philippine movies, and she was no stranger to public attention. But she left this pampered life and her studies at the University of the Philippines when she flew to the United States in the late 1980s, where she completed her political science degree at Boston College in 1991. Nag-preschool teacher ka pala. 3 years, mga ganon, almost. Kaya nga kaya ko mag-moderate ng Senate hearing. Grace lived in the U.S. for more than a decade, got married, and raised her family there. Hirap na pag meron kang maliit na supling dun pa sa Amerika. Inaalagaan ko yung anak ko, pero kailangan ko magtrabaho ng part-time. Preschool teacher, pwedeng part-time. Sales, pwedeng part-time. Pwede sa bahay. So palaging yun ang nagiging ano ko. Pero proud ako nun sa mga panahon na yun kasi may mga natutunan akong disiplina na hindi mo makukuha sa ibang trabaho. She returned briefly to help with her father's presidential campaign in 2004. And when he passed away that same year, she decided to come home for good. Nung umuwi ako dito, nakita ko ang pagmamahal ng ating mga kababayan sa aking ama na parang mas lalo ko naisip na dito dapat talaga ako. Kaya hindi na ako umalis. Poe took the reins of her father's FPJ studios and also continued the advocacies he started. Ano yung legacy na yon in terms of public service na gusto niyo ituloy? Sabi nga nila, mabilis bumunot ng baril si FPJ, pero mas mabilis siyang bumunot ng tulong. Yun naman talaga ang dapat na pangunahing pangailangan sa ating gobyerno, na ikaw ay merong malasakit sa kapwa. Recognizing her role in the showbiz industry, President Aquino appointed her chairperson of the Movie and Television Review and Classification Board, her first government position. Nagulat rin ako na nakonsidera ako sa MTRCB eh. At mabuti naman ang ating Pangulo, maski na hindi naman niya ako kaalyado o hindi naman ako nagkampanya para sa kanya, ay binigyan ako ng pagkakataon at malaking utang na loob ko. Sa palagay ninyo, ano yung pinakamagandang naiambag naman niyo sa MTRs? Yung rating system ng MTRCB sa umpisa ng bawat show, yan po ay ating tinulak. Plus, yung mga indie filmmakers nung panahon na nandun ako, ay binigyan natin ng malaking discount sa kanilang review fees. Kahit na binawasan natin ang singil, fiscally responsible tayo sapagkat yung target amount na dapat kitain namin, linagpasan pa namin. She says her stint at the MTRCB was a preview to her kind of leadership. Ang pagiging MTRCB, bagamat maliit lamang na ahensya, ito ay isang executive position na tinetest rin ang iyong managerial experience. But Poe didn't stay long at the MTRCB. She filed her candidacy for senator in 2012 and was courted by different parties but decided to run independently. Pag ikaw ay independent, mas malaya kang nakakadesisyon kung ano ba sa tingin mo ang mas nakakabuti sa mas nakararami, hindi lamang eksklusibo. Poe ran against re-electionist senators and children of veteran politicians. But the result of the elections was beyond her wildest dreams. She got more than 20 million votes, the highest for any national position in the country's history. Ako si... She was declared senator in 2013. Even then, there was talk she was destined for bigger things.